Hoy, tuta! Di ba tuta pangalan mo? Wala akong alam sa mga sinasabi niyo. Ang pagkakaalam ko, ikaw yung tuta eh. Tuta ni Hillary. Di ba ikaw yon? Pare, ayoko ng gulo. Oh, eh, ikaw naman ang nag-umpisa nito eh. Hindi ka ba naman sumbongero? Ayoko ng gulo. Eh kung talagang wala kang kasalanan, ipagtanggol mo sarili mo. Dahil walang basihan yung mga akusasyon nyo. Yan ang pagkakaalam mo. Walang basihan. Ano ito nangyayari? Sir, nag-uusap lang po kami. Ano? May kaunting ano lang po. Hindi pagkakaunawaan. Ano, sir? Sige po, sir. Ano, Justin? Okay ka lang? Okay lang po ako, Angkin. Justin. Angkin. Pamimuhan ko yung mga yun. Hindi tama yung ginawa nila sa'yo. Huwag na po, Angkin. Ayoko na po ng gulo. Ano ba talaga nangyari, Justin? Kaya lang naman po sila nagkakaganyan kasi masama po ang loob nila. Akala nila ako yung nagsubok kay Auntie Hillary ng tungkol sa union. Marami po sa kanila ang nawalan ng trabaho at ako ang sinisisi nila. Hindi ka lang nila kilala, Justin. Naniniwala ka. Hindi mo yung magagawa sa mga tao. Akin. Hindi naman po mahalaga kung ano ang tingin ng mga tao sa akin eh. Ang mahalaga po, yung kabuhayan nila. Kakausapin ko ang Auntie Hillary mo tungkol dyan. Baka naman may magawa pang paraan. Justin, tapos na ba yung ginagawa mo? Patapos na po, Sir Gary. Ah, ganun ba? Sige, mamaya pagkatapos mo dyan, linisin mo yung sasakyan ko, ha? Dahil may date kami ni Alisa. Date? May problema ka doon? Wala. Alam mo, napapadalas na nga yung labas namin ni Alisa, eh. Sa tingin ko nga, sasagutin niya na ako. Kaya pakintabi mo na yung sasakyan ko. Pero kasi hindi ko naman trabaho yan, eh. Justin, ako ang boss mo. At ako rin ang magsasabi sa'yo kung anong gagawin mong trabaho. Bakit nagmamalaki ka na ba sa akin? Dahil may sarili ka ng opisina? Hindi ka na nga janitor, Justin. Pero ako pa rin ang direct head mo. Mabuti naman nagkakaintindihan tayo. Gigi, bakit mo nililinis yung kotse ni Gary? Ate mo, mamaya dito ka? Ah, bakit ako naglilinis? Eh, kasi wala nang mautusan eh. Okay lang ako itong mamay. Inutusan ako ni Gary. Pero, hindi mo na trabaho yan ngayon. Kaya pala wala ka ng panahon maghanap kay Mami. Kasi kung ano-anong pinapagawa sa'yo ni Gary. Ba't talaga yung Gary yan? Lagot siya sa akin. Akala ni Gary, magaganon-ganon niya lang si JJ. Lagot siya sa akin. Tama-tama, walang kasama si Gary. May tao ba dyan? Bago, tuwag pa rin. Mami! Mami! Ay, ano? Oh, baby, bakit? Mami, meron pong multo. May multo po dun. Multo? Anong multo?
Ma, meron pong multo dun sa CR. Nakita ko na lang po yung mga pintuan. Bigla na lang bumubukas. Baby! Sinaktan ka ba niya? Nasaktan ka ba? Ha? Hindi naman po, Ma. Mando! Oh. Patayin mo na nga yung multong yan! Sira ka pala. Ano ka ba? Multo na nga, papatayin mo pa? Eh, ikaw naman kasi kung ano-anong ginagawa mo. Ayan, nagalit na tuloy yung multo. Ako magiging violent kapag hindi mo ginawa to ng paraan, Mando! Eh, ano nga gagawin ko? Ano gagawin natin? Eh, di pa alisin mo! Alam mo, pag binulabog natin yung multo na yan, baka lalo yung magalit. Oh, pati ako awayin yan. Mapahamak pa ako, paano? So, hindi mo kaya? Teka lang naman, teka lang naman. Pinaghahandaan yan. Walang hinga talaga yung multong yan. Oh, ano pang inuupo mo dyan? Tulungan mo kaya ako. Eh, ito na, ito na. Saan mo ba nakita yung multo? Doon lang sa CR. CR? Halika, samahan kita sa CR. Saan doon? Diyan ka lang, ha? Sandali, samahan niyo. Huwag niyo akong iiwan dito. Hawa ka mo itong dalawa. Umalis kang multo ka. Umalis ka dito. Oy! Yung tuta, oh! Tuta! Tuta? Yan ang bagay sa mga kagaya mong tuta. Tama lang sa'yo. Tuta ka! Tuta! 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 Oh, kaya na, kaya na, kaya na, kaya na. Oh, ako nagluto na, ha? Ah, sarap. Akin na po, tay. Kumain kayo na, kumain, ha? Ako, eh, pasensya na kayo't. Dapat, eh, nanay niyo ang gumagawa niyan, eh. Ah, hindi po, okay lang po ito. Masarap po ito. Naku, itong batang to, binula pa ako. Oo, kumain ka, oh. Tay! Oh. Nag-opening po pala ang Pandlan. Natanggal po kasi yung head ng janitorial services po namin. Baka gusto niyo pong pumasok? Nako, ayoko nga. Bakit naman po? Trabaho din po yun, ano? Tsaka mas okay na po yun, tay, kasi sa pagbabarker niyo, walang kasiguraduhan yung sweet. Basta ayokong magtrabaho dyan sa Pandlan, no? Mas gugustuhin ko pang magtawag ng pasahero kahit na abutin ako ng maghapon magdamag. Okay. Sige na, kumain na kayo. Kumain na lang kayo. Ipingin kanin. Tayo. Mukhang lapas sobra eh. Taas sa ano ah. Andro, yan ka pa. Kumain ka, Andro. Ay, sabaw oh. Ayoko. Wow, Ate Alisa. Ang ganda mo na talaga. Salamat, Lindsay. Andiyan yung pinagpapagandahan mo. Ang dalas nyo naman lumabas ni Gary. Siguro seryoso na yan. Oo nga, Lindsay. Mukhang tama nga ang hula sa akin ni Madam Perla. Pero bakit ganon? Parang may mali. Bakit mo kasi pinipilit, Ate Alisa? Hindi ibig sabihin na yun yung hula. Yun yung totoo. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng kakayahan na magpasya eh. Baka naman may iba pang mas magpapasaya sa'yo. Pero hindi mo mabigyan ng chance. Kasi pinipilit mo ang sarili mo na magustuhan mo si Gary. Pakisabi na lang kay Gary, bababa na ako. Oh, sige. Pare, ano to? Malaki atraso mo sa amin. Dahil hanggang sa ngayon, ay hindi pa nalalabas sa ospital yung anak ko. Dahil sa wala akong nakuha. Dahil tinanggal ako ng auntie mo. Ano yun, Justin? Wala po, auntie. Nakonsordahan lang po siguro ako. Yung mga taong natanggal sa trabaho. Gusto lang sigurong gumante. Siguro naman ngayon, Justin, natuto ka na. Ako ang kakampi mo. Kami ang pamilya mo. Tingnan mo nga. Binigay mo na nga ang lahat sa kanila. Gusto ka pa nilang saktan. Auntie, mahirap man kung paniwalaan. Pero naiintindihan ko po sila eh. Alam ko ang pakiramdam na isang taong desperado na. Auntie, kaya niyo ba mong ayusin to? Ginagawa ko na ito ng paraan, Justin. O sige na, aalis na kami. I'll see you at work tomorrow, okay? Salamat po. Mag-iingat ka, ha?
Hello, Andro! Hello, Momay! Oh, ba't nasaya ka na ngayon? Umawag kasi si nanay kanina. Mabuti naman daw yung kalagayan niya dun. Tsaka naisip ko na mas mabuti na nandun muna siya. Pero sigugustuhin ko naman na okay siya dun eh. Tama ka, Andro. Iya ko kaya. Kailan ko kaya makakasama si Mami at makakausap? Diba, Momay? May address pa tayo hindi napupuntahan. Puntahan natin mamaya pagkatapos ng school. Sige, Andy. Na muna tayo. Mami, ito na po yung regularization papers for Justin. Good. Thank you, Raven. Walangan man po. Pupunta ako mamaya sa Home for the Aged. Namimiss ko na sina Mang Rowell at si Aling Linda. Pupunta din doon ako doon mamaya pagkatapos ko itong trabaho sa Panlan. Gusto mo, sabay na lang tayo. Matagal ko na siya hindi nadadalaw eh. Sige. Matagal na rin tayo hindi nag-uusap. Namiss mo ako, no? Ang kapal mo. Pero, seryoso, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, nandito lang ako para sa'yo. Salamat, Alisa. Alisa, ready ka na ba? Let's go! Oh, sige. Kita na lang tayo mamaya. Ha? Sige. Tara na! Bye! Ano? Magagawa mo ba? Hindi talaga madali yung pinapagawa mo sa akin, Mrs. Alonso. Hindi ko tinatanong sa'yo kung madali o mahirap ang pinapagawa ko. Ang tinatanong ko, kung kaya mo ba? Medyo komplikado pinapagawa niyo sa akin, ma'am. Pero susubukan ko. Hindi natin magagawa yan na walang approval ng pamangkin niyo. Basta ayusin mo ang papeles ng pag-transfer ng properties ni Justin sa akin. Ako nang bahala doon. Okay, sige, ma'am. Gagawin ko. Good. Andro! Totoo ba yung narinig namin? Nanay mo, nagtitinda ng bulok na karne? Sama pa lang ng nanay, we! Double dead queen! Ah! Double dead queen din niya! Sama yung nanay ko! Buwi mo na Raul! Alala si Raul! Baka gusto mo yata ng gulo! Bakit ko naman babawiin? Eh, totoo naman! Kaya nga nawawala ang nanay, we! Dahil nagtatago siya! Okay lang po ako. Sigara ka ba? Di po, okay lang po. Tara. Andrew, may sugat ka. Halika na, umuwi na tayo. Halika na. Thank you. Justin! Justin! Oh, Brittany! Di ba boss mo si Sir Gally? Oo, oh, tsaka pinsan ko rin yun. Sige, Brittany, may meeting pa ako eh. Wait! Teka lang, ano ka ba? Oh. Baka pwede mo naman akong tulungan? Tulong? Saan naman? Malaman yung favorite food niya, yung favorite color, horoscope. Kasi feeling ko, compatible kami. Ako, Brittany. Mukhang naunahan ka na siguro. Justin, balita ko, pupunta daw kayo sa Home for the Aged mamaya ni Alisa. Opo, Sir Gary. Sige, may papagawa ko sa'yo pagkatapos, ha? Ano po yun? Sumakay ka na lang, Justin. Dahil may surpresa ako kay Alisa.
Tay? Ate Britney? Andrew, kailangan ko nang gamutin yung sugat mo. Dumudugo na. Dahan-dahan lang dapat, di ba? Naku, kawawa ka naman. Namimiss ko na si nanay. Kahit pinapagalitan niya ako, ginagamot niya pa rin yung sugat ko. Pero ngayon, wala na si nanay. Kawawa ka naman. Si Gigi kaya, nung bata siya, sino kaya nagkagamot ng sugat niya? Kasi wala na rin si mami yun eh. Sorry. Namimiss ko si nanay, Mumay. Ako rin, Andrew, namimiss ko ng mami ko. Sana makita ko na siya. Masakit ba ba? Uy. Loko. Yan. Ganyan lang yan? Oo, ganyan lang siya. Hello. Baka siya nga, mo, ikot ako, ha? Baka sige. Alisa! Justin! Ako! Oy. Buti na dalaw kayo! May dala po kami pagkain para sa inyo. Ay! Ito nga po pala. Ako, maraming salamat. Ang dami naman. Halika, pagsaluhan natin. Hindi, naku po. Sige po, okay lang po. Sa inyo lang po yan. Bigyan nyo na lang po yung mga kasama nyo. Oo. Salamat, ha? Ay, Justin! Ako, musta na yun? Nahanap mo na mami yun? Di ba po, Aling Linda? Sabi niya, tinasa Amerika daw siya. Pero hindi ko po alam kung paano siya kontakin. Yun lang ba? Ay, naku, matutulungan kita. Sa bagay na yan, oo. Talaga po? Oo. May dati kasi akong ex sa DFA. Ngayon, pwede akong magtanong kung may record ba ng pag-alis ang mami yun. Ay, hayaan mo. Sasabihin ko sa kanya sa susunod, pag nag-eyeball kami. Aling Linda. Ah? Buhay pa kaya yung ex niyo? Oo naman. Kagabi lang nag-FB kami. Talaga, oh. Halika na, kainin natin. Justin, bakit mo ko dinala dito? May gustong mag-surprise sa'yo. Sino? Sir Gary. Justin, salamat ah.